What's up guys? New day, new vlog. Ang content natin ngayon ay ang pag-convert at rescape ng aking beta tank into shrimp tank. Ang gagawin natin, ito rescape natin to. Ilagay ko yung bote ng sparkle dito para comparison sa size niya. Ang una kong gagawin is kukunin ko yung tubig na nasa loob nito, tapos yung plants kukunin ko na rin, lilinisan, tapos gagawa tayo ng maliit na hardscape, kahoy na lang siguro, driftwood, then may mga maliliit na bato naman tayo dito. So yun ang gagamitin natin. Is kunin natin itong nasa loob ng tubig gamit yung hose. A few moments later. So ayun, naubos na natin yung tubig. Ang next natin na gagawin ay kukunin natin yung mga alaman natin, aquatic plants. 6.5 hours later. So ayun guys, malinis na yung tank natin. Itong materials ang gagamitin natin: driftwood, mga maliliit na bato, yung aqua soil sa likod, tapos glue and filter. So ang una natin gagawin ay try natin gumawa ng hardscape gamit yung bato at driftwood. Iko-combine po natin. At kung tingin mo okay na sa'yo yung forma ng hardscape, pwede mo nang gawin yung second step. So gagamit tayo ng filter ng sigarilyo para sa second step natin. Gugupit-gupitin lang natin to para gamitin natin pang stabilize sa pagdikit ng driftwood at stones, yung mga bato. Dito natin ipapatak yung glue para mas madikit, mas makapit yung dikit niya. Ito yung gagamitin natin na glue. Yan. Lang natin dyan. Bali, iipit lang natin siya sa driftwood at ating bato bago natin patakan ng glue. Sigurado madikit na madikit yun. Ito sample guys, papatakan ko ha. Ayun, kita nyo, nag-react agad. So, nag-react agad yung filter natin at tingnan natin. Ayun, dumikit na. Matibay na siya guys, gumapit na, dikit na dikit na yung bato tsaka driftwood. So gawin lang natin sa ibang part, then proceed tayo sa next na step. Ayun, so buo na ang ating hardscape, sukat muna natin baka hindi magkasya. Ayun guys, kasya. So proceed tayo sa next step. Okay, next, gagamit tayo ng aqua soil. Gagamitan natin ng aqua soil para may nutrients yung halaman na itatanim natin dito. Siguro hair grass gagamitin ko or tatanim ako ng tripartita. Di kaya, ano na lang, carpet tayo ng moss. Total maliit lang naman to. At saka shrimp lang naman ang ilalagay natin. Siguro carpet na lang tayo ng moss. At kapag satisfied ka na sa forma, proceed to next step. Ang susunod na process na gagawin natin ay tatakpan natin yung mga filter gamit ang moss. Ganito. Ayan, tatakpan lang natin. Ididikit lang natin yung moss para magmukhang natural at para matakpan natin yung puti na filter. Ayan, ganyan. So, ito na siya. Dagdagan mo lang ng soil pag nagkulang, tapos yun, brush na lang para ma-achieve mo yung gusto mong forma ng driftwood. Ayan. So ayun guys, patapos na tayo. Okay na ako dito. Next is lalagyan na natin siya ng tubig. Doon mo ipatama yung pagsak ng tubig sa driftwood para hindi mabulabog yung mga soil sa ilalim. Kasi lalabo ang tubig mo pag dinirekta mo sa soil yung pagsak ng tubig.
eto na, puno na siya ng tubig. Lagyan naman natin ng ilaw. So, try nating maglagay ng ilaw. Ayan. Ayan na guys. Yun. The next step. So, ayun guys. Ito na. Ito na yung forma niya. Nag-water change na ako. Tsaka, pinarpit ko na lang ng moss. Ayan guys. Ayan na siya ngayon. Lagyan natin ng tubig. Kinuha ko yung tubig galing sa mature tank para mabilis siyang mag-cycle. Eventually. Ayan, yun na siya guys. Bago forma na. Iba yata yung paningin ko dito ah. Parang artwork ni Richard Holmes. So, ayan guys, natapos na tayo. Ayan na yung bagong forma ng ating shrimp tank. Sa lahat po ng ngayon lang na katpat sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell, pakicomment na rin po. Kita-kits sa susunod na upload. Bye!